What's up, guys? Welcome to another episode of Basic Coding C Programming Tutorial. So, in this tutorial, guys, we will talk about insertion sort. So, ano nga ba insertion sort? Insertion sort is just a sorting algorithm that can be, siyempre, sorting algorithm, it can be written in C or any other language. So, mga hindi nakakalam ko anong sorting, sorting is just, for example, so, sorting alphabetically, ascending order, descending, so alam na yan. So, again guys, in this tutorial, I'm not going to explain, I'm not going to explain the, ano, kumbaga, hindi ko na iisa-isahin, kumbaga, ito yung example output natin, then, isa-isahin natin to, yung flow. So, I'm just going to explain the concept of insertion sort, kasi kung gagawin natin kasi matatagalan tayo, medyo matatagalan talaga tayo. So, I recommend you ulit, as I've said in the past tutorial, na kayo na ang gumawa nun na try nyo isa-isahin pa. Kasi, para sa akin, mas lalo nyo yan, maiintindihan kaysa sa ako na sasabihin ko to sa tutorial na to. So, I'm just going to accept, at least may idea kayo. I'm just going to explain to you some basic concepts about insertion sort. So, yun. I recommend yun, i-try nyo pa rin. Kasi mas lalo nyo siyang maiintindihan. So, kaya nyo yan guys. Kaya nyo yan. Ginawa ko na yan eh. So, nag-bark si Axel. So, in insertion sort guys, bago mag-start ang insertion sort, meron tayong key. And that key will, pagsimula ng insertion sort, may kinukuha na key. At yung key na yun, nagsimula, is the second value or the second element of the array. So, which is location 1 or index 1. So, hindi ko nagsinulat yung index kasi alam niyo na yan. So, as I was saying, the key, pag kinuha yung key, it is stored into another variable. So, tandaan niyo yung part na yan na in-store siya sa another variable. So, once na yun na yun, so, tandaan niyo that insertion sort is nangyayari yan sa isang loop. So, pretend lang natin yung loop is nangyayari na, okay? So, sa loop is chine-check kung yung key kung less than ba siya sa element na before niya. So pag less than siya, which is true in our case for it's less than 9. So the value of 9 will be here na. Pero ito 9 pa rin to 2 0. Kung magtataka kayo bakit 9 pa yan? So kasi this 9 pa yan. So hindi pa kasi doon natatapos yung loop. So pagdating sa part na to, some part sa loop is magfo-false na yung condition dito. Ipakita ko na sa dito sa while loop. So, sasabihin ko na lang kung bakit magfo-false na yan. So, magfo-false na yung condition na yan. So, since false na yung condition na yan, pupunta siya sa part na tong code na to. So, this is the part of the code kung saan yung key is ilalagay na siya sa tamang position niya, which is pag nag-less than, syempre, before na doon sa malaking number. Kasi, sa una pa lang, pag itong key, iti-check kung less than ba siya sa before sa kanya. Syempre, dapat mauuna yung eto. So, magiging na tong 4, 9, 2, 0. So, tapos na yung part na yun. So, in the for loop, mag-increment man siya. So, kumbaga may increment, mag-ano yung loop. So, ang key natin is eto na. Tama. This will be our next key. Since yung last nating key is from index 1, so index 2 na. So this will be our new key. Tandaan nyo, stored to another variable. So pag ganyan, dati lang is isi-check niya ulit kung less than ba siya sa before sa kanya. So since na less than siya kasi 2, so ang magiging ganyan is magiging 9 to, then 9 pa rin to, 4, 0. So again, maglo-loop, hindi pa tapos yung loop. So again, as I've said, the key is stored into another, sa isang variable. So since di pa tapos, yan, iti-check niya pa rin dito sa part niya kung itong key, kung less than ba siya dito sa may kasusunod sa kanya. So, since less than siya,
So the value of 4 mag-aabante lang siya. So the value of 4 magiging na siyang 9 4 ito 4 pa rin to then 0. So since in this part na mag-false na diyan ang loop, I mean ang condition sa loop. So again mangyayari na yung part na code na to, which is ito yung part na code kung saan linalagay yung tamang position sa key. So yung key natin, which is 2, mapupunta na siya dito, which is 2 4 9 0. So again, so tapos niya yung loop. So ito na yung part na maglalagay sa tamang position ng key. Then for loop ulit, increment, then loop again. So our key na the value of our key, eto na siya. So kung kita niyo guys, abante lang yung value ng key. So mag-store ulit siya sa isang variable. So i-check niya ulit kung less than ba siya dyan. So since i-check niya kung 0 is less than 9, true. So yung value na 9 is mag-abante dyan, 9. Then since na ganyan na, is eto 9 pa rin to. 4, wala na tayong space. So 2 4 9. So since ganyan niya, is sunod, i-check niya kung less than ba siya sa 4. 0 is less than 4. So true. 4 mag-abante siya, then 9, then 4 pa rin to, then this is 2. Dito na tayo guys, susulat next. Okay, so i-check, since ganyan na, isunod, i-check niya ulit. Nangyayari to guys sa isang loop ha, dito sa loob ng while loop. So i-check niya yung 2, kung 0 is less than 2. So true. So ang mangyayari is, from here is magiging ng 2, start from the 9 4 2, kasi nag-abante lang yung 2 dyan, side Z, then 2 pa rin yan. Kasi di pa tapos yung loop. The loop is not finished. So pag ganyan, there is some part na sa condition na to, magpo-false na ang condition na yan. So again, mangyayari na naman ulit ang part ng code na to. So this is again the part na malalagay sa tamang position yung key. So anong yung value ng key natin? 0. So malalagay na yung key dito. Di magiging na siya 0, 2, 4, 9. So ganun lang naman guys. Ganun. I hope na na-explain kong mabuti. So kung medyo nalilito kayo, ito guys na 9420. This is just our example integer, set of integers. So ginawa ko sing apat lang na integers para at least mas madali. Kumbaga, the more na konti, maintindihan nyo lang kung paano yung flow ng insertion sort. So ganun guys, I hope na naintindihan nyo. So ganun siya na sort. So ganun. So matatapos na yung program once na nag-false na yung condition dito sa for loop. So I'll explain sa part lang ng code. So ito yung key. Ito yung key na, as I've said, so I, di ba nakita nyo, nalata nyo, I is equal to 1. So sisimula yung index 0 sa index ng array is 0. So A1, which is yung second element. So this is, ito yung, kung makikita nyo, nagpagtataka kayo, paano nangyayari yung code na pag nakapunta na kayo dito, yung kinocompare ito, compare ito, saka ito. So, kung bakit nagpo-false yung condition. So, again guys, dito lang naman yun nangyayari. So, this J, ito yung itong J na to, ang silbi nito is parang yung ma-access yung the element before the key. So, element before the key. So, ito nangyayari yung dito nangyayari yung part ng code na kumbaga etong kumbaga ito yung key, yung position ng key is nagiging yung
yung value ng position. Yung position ng key, ang value na niya is yung before sa key, which is kunyari itong 9. So, ganun lang naman guys. So, then itong j minus 1, this is just like the decrement. So, ang purpose lang naman niya is, yun nga, para ma-access niya yung before sa element, yung ma-compare niya to dito, ma-compare niya to dito, ma-compare niya to dyan. So, yun lang naman guys. Then, pag once na nagawa niya yun, na-compare niya na, then mag-abante-abante niya yun. So, once nag-false na to, typically, dito lang siya mag-false kasi naka-add operator siya. So, once may part kasi sa code na kung susundin niyo nga yung flow ng program, maiintindihan niyo kung paano siya nagfo-false kasi yung may nangyayari na yung value ng j is hindi, kumbaga naging negative na ata siya or hindi na siya nagpas, hindi na siya greater than or equal to 0. So magfo-false na yon. So tamang-tama, pag nagfo-false na yon is mangyayari na yung code na to. This is the part na nalalagay na sa tamang position yung key. So, ganun lang naman guys. Kasi simple. I hope na naiintindihan nyo ako. So, I really recommend you, kung malabo yung explanation ko, I really recommend you na try nyo isa-isahin. So, promise, thank me later. Mas maiintindihan nyo yan. Pero at least, kahit malabo yung explanation ko, at least may idea kayo kung nakuha. So, thank you for this tutorial guys. So, I hope you subscribe. So, I hope na may natutunan kayo. Thanks! Inom lang muna ako ng tubig. Thanks guys. Bye.